Naglalakbay kami noon nang makita ko ang isang bahay sa tuktok ng bundok. Kaya nagtanong-tanong kami kung mayroon kayang nakatira doon. At hindi nga kami nagkamali. Mayroon daw mag-asawa kasama ang dalawang apo na naninirahan sa bahay na iyon. San magandang umaga, mga kababayan. Meron tayong pupuntahan. Kita niyo po yung bahay na yun. Ayun o. May nakatira daw po doon. Kaya kailangan nating mapuntahan. Kaya lang, medyo malapit lang din naman. Kaya lang, medyo paakyat. Nandun doon siya sa tuktok ng bundok na yun. Tara! Pagkaman mainit ang panahon, ay nagpa siya kami na tumuloy at maglakad. Malapit lang naman. Pero ang mahirap, yung pag-akyat sa matarik na bundok. So, sakto. Makarating tayo dun siguro mga 15 minutes lang o 20. Maraming tanim na mais. Yan o. Ito po, mga mais na ito, tanim ng mga katutubo. Yan. From here po, yan yung aming dinadaanan ng mga daan. Bundok yan, yung kabila po niyan, San Fernando, Bukidno na. So mula dito sa kinatatayuan namin, Davao City pa po ito, hanggang doon sa boundary niyan. Yung kabila, Talaingo, Davao del Norte, tapos Bukidno na, Bukidno province at yung iba pang mga lugar po doon. Lakad na ulit tayo. Grabe ano, bakit kaya doon sila tumira? So ganyan talaga yung mga katutubo, mga kababayan. Sa bundok sila tumitira. Dalawa ang daan. Asan ang daan? Ah, dito. Okay. Magaling na lang at may dala akong payong. Ah, mukhang may mais. Hindi namang masamang manghangyo, di ba? Okay. Mamaya. Manghangyo tayo dyan. Feeling ko puti yan. No? Oh? Ah, matarik. Matarik mga kababayan. Nakaganyan, no? Matarik. Kaya mo yan, Day? Sige, Day. Kita nyo ito, yan mga kababayan ng kamote nila. At may halo pang mani, oh. Hala. Ano daw? Ha? Wrong ito, Day. Malik pala yung dinaanan ko, mga kababayan. Halika, wrong daw tayo, wrong. Asan ang daan? Ah, okay. Wrong daw itong aking dinaanan. Ah. Teka. Aray ko. Matinig. Naman po pala ng daan nila. Ay.
Wala daw dyan dahil. Diyos ko. May payong pa akong dala. Ang taas. Hiningal ako dun, ha. Tinyo, ang ganda. Ang ganda na kabundukan. Ano, may mani, oh. Ang daming mais. Oh, ang ganda. Kailang mataas po. Konti na lang. Konti na lang, mga kababayan. Halika na. Bakit nga kaya dito sila tumira? Bakit hindi doon? Sa malapit sa kalsada? Aalamin po namin ang kwento ng kanilang buhay. Uy! Nagdahan-dahan ako sa aking pagbaba. Madulas kasi ang daan. Ganon din ang aking tsinelas. Sa kunting pagkakamali ko, maaari akong mahulog. Kabilaan kasi matarik at bangi naman sa kaliwa. Madulas po kasi, mga kababayan, nakakatakot. Kasi bawat dadaanan nyo po ay puro bangin. Kabilaan, oh. Tapos yung bahay nila nandito. Madulas kasi yung aking tsinelas. At ito na po yung kanilang bahay. Hala! Hello, mga bata! Ito ang tahanan nila sa bundok. Isang maliit na bahay kubo na tanaw ang napakagandang tanawin. Inabutan namin na nag-aayos ng mga kinaling kamote si nanay para sa kanilang pananghalian. Wow. Sige lang po, okay lang. Ayan, oh. Ang ganda din, eh. Ito yung bundok ko. Naisaldali, ah. Pagpapahinga lang po ako ng konti. Grabe, nasa tuktok tayo ng bundok. Ang sarap tumira din, kasi kita mo ang kabundukan. At hindi lang ito yung mga bahay na ganito po, mga kababayan. Meron pa nga doon. Ayun, no, nasa sa bundok din. Talagang sila po ay sanay tumira sa ganito. Okay. Sir, pasilong, sir. Oh, silong daw tayo. Opo, pasilong. Pwede na diyan.
At nanguha pa sila ng kamote, siguro ay kanila. Palihog, sir. Amli na ang kuan. Ah, ayan o. Yan lang o, kasilo. Kasilo nila, oo. Init man. Pwede po akong pumasok? Oo, oh, hello, mga bata. Akong apo. Apo niyo po yan? Mm. Okay. Tanggalin ko lang po ang aking tsinelas. Teka muna, may putik. May putik ang aking paa. Ah! Bali po ang kamot nyo. O sige po, sandali po ah. O malamig naman dito sa loob, mga kababayan. Kahit na nasa tuktok sila ng bundok ang kanilang bahay. Ang ganda naman ng buhok nito. Ang gwapo. Okay. Pasensya na kayo at naabala namin kayo, ha? Okay. Bisaya daw. Pasaylo daw mi kay na kadisturbo mi sa inyo, ha? Sige lang. Okay. So yan, si Paul po muna ang ating translator ngayon. Pangalan ni nanay? Nora. Nora? Opo, si tatay? Maning. Maning? Maning. Pila edad na eh? Siguro mga kuan, 58. Ah, pwede naman nga. Okay, kasi hindi rin nila kabalo kung ilan edad. Ano? Si tatay? Kumuragapit na ako sa isinta. Pwede. Okay. Oo, parang gano'n na nga. Bakit kayo dito tumira? Yan, dreamo niyo po yun. Dreamo kay kuan ni kami mang kuan, yuta akin. Ah, lupa niyo po? Oo. Ay, ang hirap ng tubig. Paano pag igib niyo tubig? Dalaman dito sa kuan. Dito sa baryo. Sa baryo pa sila kumukuha ng tubig. Kaya mano-mano itong inaakit ni nanay sa bundok. Maunang akong apo nga. Taas-taas na kukuan, dako-dako na. Kaya murag pakabuon ng tubig. Ito. O, kasi yun, nakita nga ako mga galon-galon nila. O, ito. Ayan, o. O, may mga galon. Siguro pag maliligo sila, doon na lang sa baba. Pero pag ano, babalik ulit sila dito, para dito kayo matutulog. Kamusta ang pagkain niyo po? Kamusta niyo pagkaon? Namin makaon, pero kamuti, balanghoy, mga mais. Oo. Gabi. Gabi? Oh, sarap naman yun kasi yung pagkain nila. Nay, kuan, bugas, pero tagsaraman. Kay mga yumig, akong anak nga, kuan. Nay, bugas. Paminsan-minsan lang na yung bigas magkain. Tungod siya, wala may masaligan. Kadalasan yung mga... Wala may masaligan. Wala po kayong bigas? Dubli na akong... Kasi na ako makakuan, trabaho ko sa puma. O kasi po may bali si nanay. May bali yung kuan. Kamu. Muragi makatarba ako. Ay, kuan. Karagado sa kuan sakit na nabalik pa sa yung kuan kamot o kalentura pa siya. Ubohon. O tapos o luwa o kuan. Dugo. Mauna ang grabe ang sakit nag-abot sa iya ha. Nagmagkuha mi griba, murag na kuan ang kuan dugo. Nahunong yung dugo. Ang pabilin po ang kuan ubuhon. Ang pabilin ug kanang kuan. Nagmurag hangak-hangak. Nag-gut-gut diya yes, kuan. Diya sa ilalom. Di pag... Ano sabi niya? Maninikip daw yung dibdib, maghirap sa paghinga. Mm-hmm. Kasi may nararamdaman si tatay. Oo. Kamukha siya ni Benji. Apo mo si Benji? Asa. Bata? Gamay? Asa. Asa na po. Dito? Dili. Apo? Oo. Oh. Anak siya. Akong kuan. Bayaw. Okay, kasi si Benji po yung mga bata nakita natin na mamaya pakita namin sa huling video po nito. Kasi kamukha niya, di ba? Kamukha ni Benji.
Tapos itong mga bata, mga kulot. Okay. So, ngayon po ba may pagkain na kayo? May pagkaon na? Naamoy yung pagkaon. Oo, kanang kamote lang. Kamote. Malanghoy. Naihumay kay tagsaraman. Okay, yung nakita natin kanina na kamote. Ang higaan niyo po ito? Kami po nga, namin plano nga mabalay may dito sa baryo. Kahit tungod man ang wala may kay kabayan. Kay murag mangita may ang murag makabalay may dito. Kung siya may maluwas anak makabalay may dito sa baryo. Kay wala man. Di naman tayo makabalay dito. Wala may masaligan, wala tayo kay bayad. Murag di rin man mismo nga uma. Antaw? Mahirap daw silang magkabahay doon sa baryo kasi wala daw silang iya doon may bayad daw. Oh, may bayad kaya dito sila nakatira. Okay. Mahirap kasi yun pag wala ka talagang kasi yung sinasabi niya po hindi sila makapagpabahay doon sa ben, baba. No? Kasi wala naman silang lupa. Yung lupa nila yung nasa sa bundok. So kaya dito sila nagtitira. Kaya na kuan mo. Ang alami kay tubig layo pud kaayo. Ito. Magsubida na pud. Magiikip kayo. Kuan sa kuan tubig asan. Murag mo na nanay hunauna ang mobalay mi dito. Unsa untaman kay wala may kabayad sa pag pabalay dito. Ah, so ibig sabihin nyo yung nando doon, nagbabayad kayo dyan? Oo. Wala may pabayad sa balay, pabalay. Wala rin pang paggawa? Okay. Sige po. Ano pong ilaw nyo dito sa gabi? Yung suga na rin sa... Wala man. Kalayura. Apoy lang daw. Apoy? So yung siga, yung apoy, yung para may ilaw sila. Kasi wala rin silang pambili siguro ng mga gas. So yung apoy lang sa gabi. So maaga rin kayong kumakain. Madilim pa magkaon na. Kamote. Sa'yo mo mga on. Mga alas 4, alas 5 mga on na mo. Dili. Kanang kuan ra. Murag hapit na alas 7. Sa gabi eh. Dili. Kanang kuan, buntag. Pero gabi eh. Hapon. Hapon. Kuan. Para sa pag hapon, maka mga unig kuan. Anong oras? Kanang alas 5. Hindi makapanihap po ni alas 5. Kaya wala may suga. Oh, kasi kailangan maagang kumain kasi madilim. Pero sa gabi, malamig dito. Murag makadali-dali may makapanihap po kay apas may oras. Ano daw yun? Magbilis-bilisan nila makain kasi para hindi daw sila maabutan ng dilim. Dilim, oo, ganun. Okay, para hindi kayo abutan ng dilim, o ito. Bigyan namin kayo ng solar. Ayan. Bigyan natin sila ng solar radio with 3 bulbs. Ayan. Dito na tayo nito. Para mamayang gabi, pagtulog nyo po dito, hindi na kayo madilim. Ayan. Alahin ko lang ito, ha? Ito po yung kanyang... Oh, mayroon po siyang... flashlight. Oh. Ayan. Ispat, dilim. Oh. Para siyang spot pero nakakabit lang dito. Mm-hmm. Abot po yan hanggang doon. Yan, yung highway na yan. Pag gabi, abot yan. Tapos mayroon pa siyang body. O, yan. Tapos, bukod dyan, mayroon pa siyang tatlong bumbilya. Ito, o. Solar po yan. Wala na kayong anuhin kuryente, ha? Pwede battery yan, sir? Battery? Hindi nyo na po kailangan lagyan ng battery. Mamaya pakikita ko po sa inyo. Paul, kabit natin. Ayan. Sige, kabit natin para mayroon silang ano. Doon sa lutuan nila siguro. Kapit natin ang kanilang ilaw.
para mamayang gabi mayroon na po silang ilaw. Hindi na kayo madidiliman, tsaka kahit alas 6 na po kayo kumain, maliwanag na ang gabi. Kakabit lang natin itong mga kababayan. Pasensya na po kayo kung bakit kami pa rin ang nagkakabit, ha? Para at least alam na po nila, at para po sa mga nanonood natin na nag-order ng PB Team Solar, sa PB Team Solar, at least meron na po kayong idea. Ilaw na sila, nanay. Salamat po. O, ngayon. Wait lang. Ayan. Kakabit ko lang po ito dito. Ayun, no. Tinan mo na, may ilaw ka na, o. Oh. O, patayin mo po doon. May switch din yan. O. Oh. Oh. Tapos ito naman. Diba? O, patayin ko lang, ha? Oo. Tapos yung isa naman. O, buksan mo po lahat. O, ayan. May ilaw na kayo. O, diba? Hindi na kayo madidiliman. Tapos, mayroon pa yung ganito, nay. May free. Para pag gusto nyong magsaya-saya ang mga bata. Pol, paliwag ko, Pol. Tapos mo lang yan. Ayan. Kapit lang ni Pol. Tapos ikakabit ko lang din yan dito, nay. At ko lang. Ayan. Diba? Tuwan-tuwa ang mga bata. Malain-lain ang upuan, kulor. Ganda, diba? Napakasimpleng bagay lang nito. Pero yung dulot na kasiyahan para sa kanila na makakita ng ganitong bagay, napakasaya na nila. Gwapo nga yutan aon. Ayan, tapos pwede natin yung patayin muna. Patayin muna natin. At eto pa. Dili pwede mga maga kuan makabaylo-baylo itusok dire sa kuan. Para tusok kanan ka ng kuan. Ano daw yun? Hindi ba daw pwede mga palit-palit? Pwede po, pwede naman. Pwede lang. Kahit saan nyo dyan, dyan sa apat na yan. Okay. Anong kuan ka? Dili sa kuan, lain po. Oh, lain lang. Color. Dili pwede maka... Kono, kando di ang pwede. Kahit saan po dyan, pwede yan. Oh, yan o. Oh, pwede kahit saan. Oh, yan. Oh. Kahit saan. Kahit saan siya pwede. Oh. Oh. Ayan. At bukod dyan, may radyo pa yan. Oh. Yan, bubuksan natin. Sana may signal dito. Bluetooth mode. Pwede rin siya sa Bluetooth, mga kabayan. Kung mayroon kayong speak, ay kayong cellphone, kukonnect nyo dito, tapos tugtugan tayo. Ganyan, oh. Diba? Oh. Halimbawa, testingin natin. Ha? Connect tayo sa Bluetooth. Oh. Yan, wait lang, ha. Settings, punta lang settings sa cellphone nyo. Hanapin nyo yung Bluetooth. Hanapin nyo yung Bluetooth. Tapos connect natin sa connected na siya. Oh, diba? Connected na. Ngayon, patugtugin nyo yung music ninyo. Punta lang tayo sa music. Ayan.
Wari ang patutugtugin natin ay, halimbawa ay ito. Right. Lakas. Kedente, kanabayan sa radyo naman tayo. Ang sektor nga maapektuhan sab sa pagbakoy sa price ceiling sa bugas. Pero duman nga niyatong Setyembre, ipatuman ang 41 pesos matag kilo sa nga price cap. Maganda dito mga regular milled rice, 45 pesos matag kilo sab sa wild milled rice. Uli ka na sab sa pagsutoy sa presyo ni ini. Ato sa 50 hantol sa Bluetooth mail. Send mode. Mayroon to sa Timog, mayroon to sa Maninaw. O, diba? I-update ni sir, sabay. Ganda. Okay, patayin ko muna. Tapos, nandito yung panel. Ito yung ikakabit natin sa kanya para ma-charge. Dito lang po yan kinakabit. Sandali po ah. Ayan. Pwede natin muna siyang tanggalin. Ayan. Tapos, ito, ibibilad ko lang to tayo. Pwede ko lang siyang isuksok dyan sa labas. Sandali ah. Pwede makatingog kung nanay suga. Paalalay lang dito. Lalabas lang ako. Ito, hawakan mo to. Yan. Lalabas lang ako para ma-judge ko siya. Yan. Hay. O, di ba nasa buntok talaga kami mga kababayan? Akin na. Asa na? Ito. Aray ko. Asa na siya? Ayan. Yan. Ayan. So, ngayon ito, pwede nang ilagay dito sa bubong ng bahay nila. Ipit lang natin. Ayan. So, nagcha-charge na. So, ang taas ng lugar nila. Oh, dito po sila nakatira mga kababayan. Ang hirap nung ano nila, no? Pero maganda dito pagkagabi, malamig naman. Kaya hindi mahirap para sa kanila yung gabi. Mahangin. Pero mahirap kapag madilim. So, solve na yun. Dahil meron na po sila solar radio. Ayan. Solved na po ang inyong ano ha. Wala na kayong problema sa gabi. Ayan, nagcha-charge na po siya ha. Salamat. Okay. O, iwasan nyo lang pong mabasa ito ha. Okay, huwag babasain ng ulan ha. Sulti mo daw, Paul. Likayan lang nato na mabasa o ulan ang anay para hindi siya madaot. Salamat sir. Ayan. At sa mga nasa sa ano naman, halimbawa, pang emergency, yung kahit konting charge lang, pwede po siyang gamitin. Saksak nyo lang dito. May spotlight ka ba, Tay? Nasa spotlight mo. Na may spotlight di? Wala. Wala. O, halimbawa sa cellphone. Pwede rin siyang mag-charge sa cellphone. Ano ba ito ganito? Pwede siya. Type C? Spot pwede. O, ayun o. Kita nyo yun, nagcha-charge yung may electric design. Ayan o, 71% charging siya. Pang emergency, hindi man ma-full bar. Kasi ang ano lang naman kasi nito mga kabayan is 80 watts. So para kahit paano makapag-charge kayo pag emergency, mayroong bagyo, hindi na nawala ng kuryente, tapos biglang umaraw, magagamit nyo po sa as charger kahit paano makakapag-charge siya ng konti, hindi man ma-full bar. Kasi hindi kakayanin ng battery. Power bank pa rin siya. Yung parang normal na power bank natin, no? Pero kailangan lang lagi siyang full, no? Naka-charge. Okay. Pwede nga unsa may klase nga cellphone pwede makasali rin. Yes, pwede po. Kahit ano pong klase, wag lang yung iPhone kasi wala po siyang pang-iPhone. So pwede po dito yung mga spotlight. Pwede diyan mga ano ganito, may ganito po siya. Okay? So, ayan. Pwede po bang maghanap buhay muna ako? Ayan.
pinapahulugan po namin to 20-20 araw-araw. Oh. Oo. Oh, oh. Sino magkulit doon? Ha? Si Piking Bombay. Hindi, joke lang po yun. Hindi, maghanap buhay lang kami. Ayan, kung gusto nyo pong mag-avail nito, that is 2,800. Yun po ay pre-shipping na po, no? No? Ayan. 2,800, free shipping na nationwide. Ayan. May free, pag nag-order po kayo, no, may binibigay kaming free na disco light. Maganda yan. Yung pinakita namin kanina na yun, yung umiilaw-ilaw. 2,800, free shipping nationwide. 2,800. Mag-PM lamang po kayo sa PB Team Solar, yung nasa screen nyo po. Huwag po kayo mag-order sa mga ibang page na ginagamit yung pangalan namin. Tapos kapag nagbayad po kayo, kailangan ang nakapangalan po lagi sa GCash ay Paul Joseph Tesalona. Ganon din po sa bangko, Paul Joseph Tesalona at Tesalona Trading. So kapag wala pong nakapangalan na Tesalona, huwag na huwag po kayong magsisend. At ang number po namin ng GCash yung nasa screen nyo po. Doon lamang po kayo mag-order. Sige po. Kapag nag-order po kayo nito, malaking tulong po yun sa ginagawa ng PBT. Ano po? Maraming pong salamat. Sige. Okay. At mayroon pa kaming ibibigay kay Nanay. Oh, hindi pa dyan natatapos ang ating tulong kay Nanay. Dahil mayroon tayong sponsor na mabait na tumutulong po para sa mga katulad po nila ng mga katutubo. Rumble po ito. Ibig sabihin, may kung kanino namin ibigay, kami na yung nagde-decide, sabi po ng sponsor. Marami pong salamat sa ating sponsor. Galing po kay Tita Merna Dadula Santos. Okay? Tapos, galing naman po sa ating anonymous BG, 1,000 pesos. Okay? At yung 1,000 naman po ay galing sa PB Team Solar at ang solar. Okay, bigyan na natin ang 5,000 piso. Okay. Bigyan natin kay Nanay. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5,000! Salamat po. Salamat, sir. Ikaw nakaluwas ka na mo ka ng kuwan. Solar. Kami po pwede makaantumis bariyo. Kaya nana may pabalay nito. Salamat, sir. Imong hamauna nakahatag sa amuwa. Nakaluwas mo sa amuwa ang kapubrihan. Salamat, sir. Salamat, sir. Marami rin pong salamat. Ikaw nakahatag sa amuwa sa kapubrihan. Suga, wala po. Dakbo, salamat, sir. Kaya namin pwede na namin pabalay dito sa kuan bariyo. Kanang kuan mangita migtaw ng among pabuhatin og kuan balay kay lagi sud mi diri kay wala mi kuan tubig layo mi buan unsa pa diha among makuha kanun wala pud. Salamat, sir. Salamat din po. Salamat mi sa imo kay naingon ani na sulbad na mo. Problema na mo dire sa tungod aning suga na mo nagabi isa-isa mi ma. Kuan panyapon kay wa mi suga mao na naingon ani mo pasalamat ni kay natubag amo inyo sa among kalisid karon. Mao nang amo kuan karon og pasalamat mi kay na kasulbad mo sa among kaproblema. Kalisod mao na amo ka kuan ani. Mara akong kakuan kayo na pa. Dagan yun maingon ani nga. Dagan agi kong suga. Unsaon naman pagpalit kayo. Wa man suga. Wa may parta. May ang problema na. Mayo kay karon kamog yun na kasulbad sa among problema. Okay, ayan. Salamat din po. Salamat sa sponsor po natin. Thank you po ulit sa inyo. Salamat. Salamat po sa walang sawang pagtulong po sa mga katulad po nila ng mga katutubo. Thank you so much. And syempre, salamat din po sa PB Team Solar. Yan. Again, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang lahat ng mga PB Team member.
sila Sister Ellie, si Peter Paul, si Madam Yula, Tito Ernst TV, Dres Marias, Tita Pibi Lab, at Copars Vlog, Kuya Juan Show, Mastering Ring, at si Ren Vlogs. Mga katubang po natin si Piking Bumbay at si Pibi Timnoy. So marami pong salamat at pasensya na ulit sa abala namin, ha? Mag-iingat po kayo dito at sana po ay maingatan ng solar, ma-enjoy. Napakatibay naman po niyan kahit ilang taon pa yan. Basta nasa pag-iingat lang po. At malaking bagay po sa kanila itong katulad nito. Na nadadala natin dito sa bundok yung mga solar kasi wala talagang ilaw. Siyempre walang kuryente dito. Isa pa, hindi naman nila afford no, na magpakabit ng kuryente or bumili ng mga solar panel na malalaki. Kaya doon po sa simpleng solar na nadadala natin, nagkakaroon po ng liwanag ang kanilang buhay. O sige po, marami pong salamat. God bless po sa inyo. Bye-bye po. At bago nga pala kami umalis, ay dinaanan muna namin ang mga batang ito na nakita namin noong mga nakaraang linggo. Inihatid namin ng tulong galing sa ating sponsor. Okay, at dahil nagpadala sa atin si Mama Agnes, so bibigyan namin kayo ng donasyon galing sa kanya, pangbaon nyo daw or mga, kung kailan, ano yung mga kailangan nyo bilhin sa school. Maraming salamat po kay Mama Agnes Castillo. Okay, pinadala kayo ng 8,000 pesos. Yay! Oh, alam niyo ba kung magkano yung 8,000? So medyo malaki na ito. So hahati-hatiin natin para sa inyo. Okay, unahin natin. Oh, ang dami nito. Diba? Oh, tuwan-tuwa si Wilmy. Oh. Oh, bigay muna natin kay, unahin natin si Teacher Benji. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ulit-ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ulit-ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5. May sumobrang 500. Elima kayo. Dito ko 100 ulit kayo. Diba? Okay. Ngayon, itong 500 na to, anong gagawin sa 500 na natitira? Ha? Ating kapatid, di ba? So, paano natin ito hahatiin ngayon? Wala tayong tigo 100. Ha? Anong gagawin dito? Ha? Itatago nyo to ngayon. Ang magtatago, si Teacher Benji. Ibigay kay Teacher Benji. Ipon nyo to. Di ba? Sa inyong lahat. Explain mo, Day. Ang kanang 500 ihatag ni Sir Paul kay Sir Benji para itago, para ipon ninyo. No? Abala? May alkansya mo? Gagawa tayo alkansya. Para ito, itatago natin. Ha? Okay? So, magti-thank you lang po ulit ako. Kay Mama Agnes, maraming salamat po sa tulong para sa mga bata. Kuhani, itatago yan, ha? Para pambaon nyo sa school, hindi gagastusin kung saan. Ha? Intindihan? Oh, sagot daw, yes sir. Yes sir. Ayan, sabay-sabay. Okay, marami pong salamat ulit kay Mama Agnes. Maraming pong salamat sa pagtulong po sa mga bata. Sige po, marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you po, Mama Agnes.